Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngayon ituturo ko sa inyo ang mga buong setup process para sa ProLink 4G LTE mobile wifi natin. At kung naghahanap kayo ng mga madaling paraan para magka-internet kahit saan, pwedeng pwede ito para sa inyo. Gagamit tayo ng Gumo, and meron tayong Gumo dito, and Smart Bruce SIM para ipakita kung paano mag-set up. At naka-open line na siya, pwede siya kahit anong SIM, mapa Smart SIM or Globe SIM, kasi yung ating Gumo SIM is under ng Globe and Smart SIM yung ating smart natin. So tara, simulan natin. And ayan, una nating ilalagay, una nating ititest is yung Gumo SIM. Ito yung Gumo SIM natin. And dito pala sa gilid yung kanyang SIM card slot. And huwag nyo munang i-open yung ProLink nyo. Pag nagsaksa kayo, dapat nakapatay. Tsaka nyo buhayin pag nasaksak na yung ating SIM card. So yan lang, press nyo lang, and kung itatanggalin nyo, isang pindot lang, and isang pindot ulit para papasok. Ayan lang, and titest na natin. Open muna natin. Ayan, nag-connecting na siya. And dyan pala, nakalagay na yung Globe. And pero Gumo SIM to ha, kasi under kasi ng Gumo SIM yung Globe. And Wi-Fi, ang ating Wi-Fi name is ProLink. Ayan, pwede natin papalitan yan mamaya. Hindi na ating password na dyan. ProLink 1, 2, 3, 4, 5. And ito pala is pagkasaksak nyo ng SIM card is automatic gagana na siya. Wala na po kayong gagalawin dito. Automatic gumagana at magkaka-internet na po. Hindi, magka-internet na po kayo. And we will try kung totoo ba at gumagana ba talaga siya. So dito tayo sa iPad. Tayo sa Wi-Fi, and nandito yung ProLink. Ayan, then type natin yung password niya is ProLink 1, 2, 3, 4, 5, then join. And ayan, naka-indicate na sa ating Wi-Fi icon sa ating ProLink na may isa ng device na connected. Ayan. And yung signal, tignan nyo naman yung signal natin dyan. Diba? Ayan, connected na. Ayan, right now, nasa loob tayo ng bahay, kaya medyo mahina yung signal. Pero natry ko siya sa labas. Malakas naman siya sa labas yung signal niya. Pero as of now, may 1 bar pa na nandito. Ang 2 bars, nag 2 bars siya. And ayan, 6.92 yung ating speed. So medyo malakas naman. Try natin mag-YouTube. Try natin mag-YouTube. Yung ano natin, panoorin natin yung vlog natin nung nakaraan about dito. So continuous to ng ating vlog. So try natin if ano,
i-fold, i-180. And ayan. Okay naman, in malinaw siya. Ayan, now 3 bars siya. So, okay naman. Plug and play po. Automatic po siyang gumagana kahit wala na kayong gagawin dito. Sasalpak nyo lang yung mga SIM card nyo. Either kahit anong SIM card kasi naka-open line po to. Ayan. Ayan. So, okay na. Gumagana. Ayan o. Sobrang lakas. Malakas siya. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ayan yung ating YouTube channel. Subscribe na kayo. And next natin gagawin is papalitan natin ng Wi-Fi name. So kung nakalagay dito is Wi-Fi Pro Link 92D8N, yung nakalagay niya, Wi-Fi. Papalitan natin yan kung anong gusto nating ipapalit sa kanya. So tuturo ko rin sa inyo. So next is punta tayo sa Google Chrome 192.168.1.1. So yan po yung ating URL ng ating ProLink. Para ma-access natin yung admin. Okay. Continue the site lang. And ayan. Ayan na yung ating ProLink. And yung username naman is nakalagay dun sa manual. At ano nyo lang yung manual para admin lang nakalagay dun. And lagi na natin admin lang din dito. Nasa manual yan. Kikita nyo yan sa manual. And lagi natin. And dito sa status. Connect status, ayan, makikita natin dyan yung kung ilang data yun na consume per seconds and network settings. So, punta tayo dito sa details information. Ayan, details information. Then, baba lang. Nakalagay dito is change. Dito yung network name natin. Yan yung pangalan ng Wi-Fi natin. Kikita naman natin dyan is ProLink. Dito din is ProLink nito. So, change natin yan. Pagkatapos is itong network name sa main is ID natin. Papalitan natin ng test. Then, yung password natin, papalitan din natin yung password natin ng kunwari po, papalitan natin ng kahit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And nandito pa is ProLink pa. Ito po yung naka-default na password and Wi-Fi name. And apply lang natin. Yes.
And ayan, naka-update na yung ating wifi. Test, test, then password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So try natin kumunik. Dito sa test, test. Password natin na nilagay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Join lang natin. And ayan, connected na tayo sa ating wifi na test, test. And balik tayo dito. Saan yung pangalan na yun? Dito sa details information. And ayan, nakalagay na po is test, test, and yun na yung nakalagay niya. And yun lang kung gusto yung ano. And comment lang kayo kung ano pang pwedeng gawin natin dito para i-tutorial natin. And okay naman yung ating wifi, kumagana naman. And try muna pala natin yung charging niya kung gumagana siya. Try natin dito sa ating iPad kung gumagana. Ito yung ano niya. Ayan. Ayan, gumagana siya. Gumagana naman. Ayan. May indicator na nag-charge siya. Tanggalin natin. Ayan. Gumagana naman. And o try din natin kaya muna yung ating smart brew sim. So off muna natin bago natin i-try. So bago kayo magkabit ng mga sim, turn off nyo muna. And pindot lang. Yan, kung saan lalabas yan. Then, plate natin yung ating smart bro. Then, open. Yan, hintay lang natin mag-connecting. And andyan na yung ating smart brew. And smart brew na yung nakalagay na natin, hindi na yung globe natin. At yan na, tapos na ang ating setup. At handa ka nang gamitin ang ating TrueLink Wi-Fi gamit ang ating Gumo at ang ating smart rocket sim. And madali lang, di ba? At kung makakatulong sa iyo ang video na ito, please like and subscribe para sa mas maraming TrueLink tips. Abangan ang susunod na video para sa speed test at troubleshooting guide. Salamat sa panonood, guys.